Pakilala mo na akong dalay. Ba't pagkalayaw? Uy. Lapit pa ako. Hoy! Bakit kaya napunta sa nalita hindi? Baka nag-ingat siya. Delikado yun, pag na-umpisa nga strike, wala ba? Strike na strike mo. Magaling ng babae. Wala kang GoPro. Subo ka mong shot. Hindi pa, wala pa siya. Wala pang channel. Wala pa lang. Hahanapan ko pa ng cellphone yan. Wow. Ako talaga na pinggingi. Ay, 3 points! Kaya ba nga? Dina! Go! Yun mga kabagay, kasama natin si Hansik, si Tito Lech, si Tito Made, si Kuy Jaffer, si Kuy Francis, Kuy Kanuto, si Lana Ermita, tsaka si Tita Jinky. Yan, tsaka si Justin Bieber. Wala daw ano, iyakan! Fever. Walang iyak. Yo, what's up, mga so weird! Bendisin tayo ngayon. Lakas! Tingnan nyo. Tara, dito kayo lang. Kita-kita sa kwan. Wala labo ang camera ko, baby. Ayan. Ayan, Charo. Ayan. Di humano. Subukan natin na may ano kasi, may change ko kasi. Di humano. Hello, what's up? Sir, daw ulit. Ano wala. Sige, ay, inapit natin ang konti. Eh, subukan natin kung matindi ba. Ay, yung chinso. Para mas maganda sa bahay, no? Ayan. Ang pangit ng background! That's balik sa background. Ha? Lolo? Hindi, ayun mo sa background music, yung ano? Yung chinso. Dito kasi ang pinakamalino na kami. Kumain. Para salami, no? Salamin mo yan, Dol? Ha? Salamin niya? Oh, salamin mo. Oo. Sige, diretso, diretso, diretso. Wow. Yan. Ano gagawin? Pwede atang... Awa! Yeah! Yeah, what's up, Kasoward? Kung napapansin niyo, marami akong kasama. Kilala niyo naman siguro si Jinky. May mga vlog na siya sa Bukana. Pero kung sino man yung nakaalala, baka mayroon pang hindi nakapanood. Hindi na alam kung anong naging update sa kanya. Si Jinky po yung ano, yung napalabas natin sa ospital, no, sa private ospital ng Nasugbo. Ilang taon na? One year mahigit. Ano yan? March 14? Oh, one year, mahigit na. Isang taon na nakalipas. So, kung sino man nakapanood na yon, ilalagay ko yung
sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko yung link ng video niyon dito sa description. No? Bago tayo magpatuloy, panoorin niyo muna to, itong clip na to, ito yung yun! Ah, kasi in-insert na eh. Galing! In-insert na eh! Ano na yun? Nakapasok na doon, nakapasok na. Yan! So, ito na po siya ngayon. Hindi ko akalain na ganun ka bilis. Hindi, actually hindi mabilis kasi isang taon, grabe yung nangyayat sa kanya talaga. Maraming, ako akala ko hindi ganun kabilis yung recovery niya. Iniisip ko nga baka hindi na makakalakad ng maayos. Pero, pwede mong yan, no? Jing, kwento. Bye-bye. Bago lahat, gusto ko lang i-flex yung ating mga kasama. Kasi kaming lahat ang naging part ng charity na yun. Si Maddy. Ayan, tapos si Lloyd, si katropa. Siya yung pumunta sa ospital para i-check kung totoo ba talagang nandun si Jinky. No, tapos si Maddy ang kasama ko doon. Marami pa kami, pinapagalong-ganon pa kami. Tapos si Kanuto, mayroon siyang sponsor. No? Shoutout kay Marty Lablab na dapat yung 10,000 pesos ni Marty ay... Pampakain sa bata. Para sa mga bata, no? Sa mga bata, parang... Ano tawag doon? Feeding. Feeding. No? Feeding... Sa bata, pwedeng hindi. Feeding. Pwedeng. Pasang-pasang. So, ang ginawa ni Kanuto ay, imbis na doon sa mga bata, idinagdag niya doon sa charity kasi malaki-laking halaga ang kailangan noon eh. Tapos, si Hannah at saka si Kate, sila yung mga kasama ko noon, yun yung mga time na wala akong mga cash. So, sa kanila ako, kumuha mo ng pera, no? Ina mo! May chinso! Yan! Hintayin natin, sayang kasi yan eh. Hintayin natin yung chinso. Hindi, rinig siguro, malakas ang pulso eh. Yan. Namaya, inapit natin kay Jinky pag magsalita ng Jinky. Yan. Salamat, maraming salamat sa Sword Family. No, uulitin ko lang, kaya hindi ko na sabihin kung magkano ang pera ko na inilabas, sarili kong pera ang inilabas noon, hindi ko na sabihin kung magkano. Pero kung bakit ako gumagastos ng ganung kalaki, kasi malaki sahod ko noon eh. Malakas pa yung channel ko noon eh. Ang dami pang views kaya malaki yung sinasahod ko. Shout out din kay Marty Lablab kasi yung 10,000 niya ay nagamit din natin, dinagdag ko sa pampalabas sa ospital. Tapos, shout out ka rin kay Tutoy Bibo ng New Zealand. Hindi, nanana. Ha? Tutoy na nanana. Alam mo. Ayun muna eh. Shout out kay Tutoy Bibo dahil sila ang una talagang tumulong at siya din yung ano sabi sa'yo na pumunta sa akin. Ilang beses ngayon siya. Yun. Nakaipon sila ng kulang 50 mil no, sa tulong ng mga kung sino man yung nasasakupan ni Tutoy Bibo no. No, tapos dagdagan ko na lang yun para makalabas sa ospital. Kasi 1 month sila sa ospital. Ngayon, baka pwede natin tanongin si Jinky kung kumusta naman siya ng mga time na yun or para ma-recall lang, ma-recall. Pero uulitin ko, ang video na yun ay nasa description. Pwede nyo siyang i-check sa mga rin para kapanood. Jing, bakit ang puti mo? Isang tampo ako nakasalang sa bahay. Nag-blota tayo. Abo na sa bahay. Isang taon na ako nakakulong sa bahay. Wala pong labas-labas. Kasi hindi naman ako nakakulong. Dapat palagyan mo yung palma. Oh, tanungin na lang natin si Jinky after nung mga nangyaring yun. Teka, isa pa. Si Franstar, hindi ko pa na-flex. Si Franstar, yun, siya naghatid. Gamit yung kanyang orange na sinakasikat na sasakyan. Inatid sa tansa. Yun, muntik pa malaglag si Jinky nun. Pinay naalala yun. Muntik pa malaglag. Yeah, grabe yun. Basta itong team na to. Kompleto kaming lahat. So ngayon, nagbabalik si Jinky. Pumunta dito. Nagulat ako kasi panoorin naman siya kanyang channel din. Nung unang kita namin ulit, ang pagkikita namin muli, matapos yung napalabas sa hospital. Yan. So, mamaya, huwag kayong bibitin kasi may mga papasalamatan ako paano siya naka-recover. May mga taong tumulong din sa kanya na hindi talaga siya pinabayaan hanggang sa ganito na ang kalagayan niya ngayon. Okay na siya, nakakalakad na. Baka, tanungin ko na lang siya. Baka may gusto ko sabihin. kaya po ako nandito. Matagal ko na po talaga pangarap na bumisita sa Bukana.
Ayan, dahil gusto ko po magpasalamat, especially po kay Idol Jopper. Kasi kung di niya po talaga ako tinulungan, pumunta siya sa hospital. Siguro po, hindi ko alam. Siguro po, dahil po kay Idol Jopper. Hindi ko alam kung nakalabas ba ako ng hospital. Hindi ko alam po ilang buwan pa ako mag-stay doon. Hindi ko alam po mabubuo ko ba yung halaga 152,000. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat. At maraming salamat din po sa mga kasowards po na nagsasabi sa akin na puntahan ko si Idol Jopper. At sa team ako kulit, kay Tito Eric, Sir Henry G, Daddy Dennis, Ma'am Ruby, Sir Edward. Sila po yung nagana sa akin na puntahan ko si Idol. At sabi ko, pupunta ako kapag nandiyan po ang Tito Eric, kasi noong time na yon, kaya hindi ko nakapunta sa mga nagtatanong po. Marami po kasi nagtatanong mga kasawards ko na bakit daw hindi ako pupunta kay Idol. Noong time po yun, dito po ako nakakalakad. Ditungkod po ako August to January po, ditungkod po ako, pinipilit ko po maglakad. February po, binitawan ko po yung tungkod para ipilit ko yung binti ko para makalakad muli. Ayan nga po, thanks to God po kasi nakalakad po ako. Sa pamamagitan din po, ng ating Palakan, Kuya Dom at saka ni Ate Bel, sobra po talaga malaking tulong po sila sa akin kasi sila po yung talagang nag-alok sa akin na maging therapist po. Mamaya na yun, dyan pala kasi yung special rule, special to kung paano yung mga bariya-bariya, yung anong ginawa ni Mr. Manon. Opo. Nung nasa hospital po ako noon, 1 week na po kami sa hospital, nahirapan na po kami kung saan po namin kukunin yung pera na ipambabayad doon. Kasi pwede na po talaga akong lumabas doon, sabi ng doktor. Pwede na akong sa bahay magpagalin para hindi na daw madagdagan yung bill ko sa hospital. Kasi everyday nagdadagdag po yung bill ko sa hospital. Kaya naawa naman po sila sa akin. Kaya sabi nila, kahit bayaran na lang daw po para hindi na lumaki. Ang kaso po, wala po kami ganun halagang, halagang pera. Kaya ang ginawa po ng asawa ko noong time na yon, umaalis po siya, iniiwan niya po ako sa hospital mag-isa, binibili niya lang po ako sa nurse, at na parang nanginginis po siya, ayan. Sad to say po, nasaktan po ako noon at nalungkot kasi feeling ko patay ako kasi nanginginis yung asawa ko, pero natuwa din po ako kasi kung mahal niya ako, ginawa niya yung lahat para mailabas ako sa hospital. Nanglimos siya, totoo, nanglimos siya sa mga riders, ayan, sa mga jeepney drivers, at sa mga jeepney drivers, napakabuti nila. Ayan po, piso-piso yung kita nila, barya-barya, pero nagbibigay po sila ng pera po, totoo po. At saka sa mga vendors, salamat sa mga vendors po. Sa Kibiyang, hindi ba nakakasya sa Kibiyang? Pinaharang na yung mga motorista, yung mga riders, hinihingan niya ng barya-barya para lang makaipon. Grabe yun. Ang naipon po ng asawa ko po, yung malaki pong, ano po yun, 5.5 na. Malaki po yun, madami po siyang naipon doon, piso, 5 piso, 10 po, naipon niya po yun, punong-puno po yun, so totoo lang. May mga nagbigay din pong mga papel, yan, lumapit po siya sa mga barangay, mga mayor, yan, mga nagbigay ng 300, 500, may nagbigay 1,000, nagpapasalamat po ako dyan sa, na lumapit yung asawa ko sa Silang po, kasi botante po kami sa Silang, Cavite po, ayan, salamat sa kapitan po dyan, sa CGMA po, maraming salamat po, nagbigay po sila ng tulong sa amin. Ayun na, Ay, nabigay din po sila yung mayor po na 2,000. Maraming salamat po. Yun yung mga nalikom po ng asawa ko. Nagastos po yun. Yung mga ano po, kasi pinambili po ng diaper ko, pagkain namin. Kasi di na po siya nakakapasok sa work noong time na yun. Simula nung na-accidente po ako, di na po siya nakapagtrabaho. Yung mga kapatid ko po, salamat.
nagbigay sila, lalo na yung kapatid ko si Mary Grace, inipon niya yung pera niya ilang years para sa bahay niya, magkaroon siya ng bahay. Ibinigay sa akin yun yung 30,000. Ayan, thank you. Ayan, si Grace. Maraming salamat. Yun yung pinasok namin sa gamot. Kasi yung gamot namin, Gabriel, yung gamot ko, ang mahal sobra. Sobrang mahal ng gamot. 5,000, isang turok lang po sa akin. Kasi ano po eh, yung nararamdaman ko kasi sobrang sakit. Hindi nga po natalab yung ano eh, yung liver? Pinkiller? Hindi po natalab. Talaga ko umiyak doon kasi Pinkiller? Ayun, kaya ano po, sobrang mahal po na tinuturok ng gamot sa akin everyday. Pinkiller na? Everyday, 5K po. Umaga lang po yun, imbas na sa tanghali po yun sa gabi. Kaya nga, yung binigay sa akin ng kapatid ko na matagal niyang inipon. Ayan. Nakalabas na kayo nun? Hindi pa po. Ay, sa hospital pa? Pa po kami grabe. Nun. Yun po yung ginastos namin sa gamot. Na everyday magastos po kami na nasa 10,000, 15,000. Kaya salamat sa kapatid ko kasi na natuturukan po ako ng gamot. Kasi ano yun, reseta na lang po ng doktor yung binibigay sa amin para bilhin po sa pharmacy yung gamot na yun. Kaya kailangan din namin ng cash. Ayan, kaya yung mga kapatid ko na tumulong sa akin na punta po sa gamot yun. Kaya ang kailangan namin doon yung ano yung pambayad sa hospital talaga. Yun yung walang-wala talaga kami noon. Kaya nga yung mga nagbigay ng tulong sa amin, kaya nga nabawasin yung naibigay na tulong ng Idol Yorme. Totoy Bibo ng New Zealand po, ang Totoy Bibo Nation. Ayan, nabawasan yung kasi yung pang-araw-araw namin, yung pagkain namin, yung mga bata. Kasi wala ang trabaho, yung asawa ko hindi siya napasok. Everyday na gastos po kami, sobrang laki ng gastos namin. Yan mga sword, isingit ko lang ha. Tapos na ospital na kasi, katulad mo nangyari kay Jinky. Kasi na-experience ilang, may mga ilang ano rin ako na pinalabas sa ospital kasi katulad kay Ernesto at saka yung iba pa. Ang mahal po ay yung mga gastusin sa araw-araw, yung bibili ka ng gamot, katulad sa binanggit niya, pupunta ka ng ibang pharmacy para bumili. Yun po ang isa sa nagpapamahal, bukod pa dun sa bill mo sa ospital at saka yung mga gamot na magagaling sa loob mismo ng ospital kasi may mga gamot po na kailangan mong bilhin sa labas. Yun po ang mahal. Araw-araw po yun. Continue. Yun po. Yun nga po. Hey! Carol, it's you. Ayun po. Kaya nga po yun, nung time na yun, pinilit po ni Idol Yorme, Totoy Bibo ng New Zealand, pinipilit niya pong malikom yung 152,000 kasi hindi niya po kaya. Kaya sabi niya sa akin, Jinky, lumapit ka kay Japper Sniper. Sabi niya, taga dyan yan sa Bukana. Bukana vloggers yun, marami yan dyan. Lumapit ka doon. Kaya po, na pumunta po doon yung anak ko ni may kakilala po na ni Ma'am Ann. Yun po, nag-message na rin po siya. Sa akin nag-message. Kay Idol Maddie po nag-message. Tapos ako po, baka sakali po ako nag-message kay Idol sa kanyang premiere po. Yung ano niya po, yung ang premiere niya po, yung tinulungan niya po, nagbigay po siya ng wheelchair na dalawa po. Yun. Yung pala yung ina-open ko. Doon ako nag-message. Ang haba po ng message ko yun, nandoon pa rin po yun, pwede niyo pong basahin. Tumingin po ako ng tulong doon. Sinabi po yung kalagayan ko. And then, thanks to God po, kasi nabasa po ng Idol yon. At pinapunta niya po si Idol Atropa Official. Ayan, sa Jabi sa hospital po para i-check niya po kung nandoon nga po ako. Hindi, andun po talaga ako kasi hindi talaga ako makalabas. Sobrang naawa nga po sa akin dun yung ano yung mga nurse kasi ako po yung naiiwan dun eh. May papasok, mga after days lalabas, tapos may papasok na may lalabas, andun pa rin po ako. Kasi hindi kami makalabas ng walang pera po. Kahit nakikiusap na kami dun sa ano po sa hospital na yung pwede premesor. Ayan, ayaw po. Kasi hindi po kami taga-nasog. Nasumbo, hindi sila taga-nasog. Hindi po kasi ako taga-nasog po. Taga-Cavite po ako, kaya hindi po ako pinagbigyan. Kaya nga po, at tuwa po ako sobra. Iyak na yun. Sige mo na rin.
baka sa mga hindi makapanood ng video na yun, na-accidente kasi sa motor, mag-asawa niya. So, panoorin nyo lang yung link sa description. Apo, kaya po tuwan-tuwa ako noon na pumunta ang Idol Katropa na sabi niya pinapupunta daw po siya ng Idol Japper Sniper. Pinag-check po ako kung nandoon. Sobrang tuwan-tuwa po ako, nabuhayan po ako ng loob na talagang ano po, sabi ko ito na yung ini matagal ko nang pinagdarasal. Eh sabi ko hindi rin namin in-expect ng asawa ko na ora mismo na yon yung pagpunta nila doon, ayan, pumunta ang Idol, kasama sila, Idol Maddie sila, Idol Pat, Kanuto, ayan si Kate, si Ate Badiday po kasama yon. Ayan po, nung pumunta sila doon, sobrang, tuwan-tuwa ako, at saka tuwan-tuwa po lahat ng mga nandoon din po, kasi sabi nila sa akin, matutulungan kanya, ilalabas kanya sa hospital. Kaya nga, ayun, hindi ko rin in-expect na ora mismo na yon, yung day na yon, March 14, 2021 po, inilabas po ng hospital, nabayaran po yung kulang ko sa telepono na kulang 80,000 po. Ano ba, pasalamat po? Bagong sahod kasi kami nun eh. Masalamat po kay Idol, ayan sa mga kasama niya po. Mama na, okay. Ayan si Idol Madi, Idol Katropa, ayan ha. Hi, kay Idol Marty Lablab, thank you din po. Mga kasawerd, hindi pa nandun nagtatapos ang kalbaro nyo ni Jinky. Kasi nung nakalabas sa hospital, hindi pa yun. Paglabas sa hospital niya natin ni Franstar, na tsaka ni Lloyd, ni Katropa. Nung nandun ka na, baka pwede mo ikwento yung... Talaglag. Hindi, yung paano ka nakasurvive. Paano, kasi... kasi yung time na yun kasi, binanggit ko sa channel, ay sa vlog ko na... kung si nakalabas sa ospital, baka kung sino pa man yung gusto tumulong kay Jinggi, kasi wala sila magiging trabaho ron dahil hindi na trabaho yung asawa dahil sa kanya nga siya na nakalimitay. No, hindi ko alam kung paano sila makasurvive pa nun, pero sinabi ko naman sa kanya, mag-message lang sa akin. Pero binigay ko yung kanyang contact kaya Facebook sa vlog. Natatandaan ko, marami po nagpadala, natatandaan ko po si Sir Rose Pin TV. Yun! Sulit niya sa akin. Si Kuya Daniel Akay Vlogs. Si Tim Palarca, nagbigay din po yan. At, sino pa ba yun mga? Hindi po kasi ako nag-list ka. Sige, okay lang. Marami po nagbigay sa akin ng tulong. Tapos ayun pa yung para siyang chef. Mag-deficit? Si Dom. Apo, basta may yung chef na lagi siya na ang mga content niya ay nagluluto po. Si mag-deficit po siguro. Sir Dero. Litas? Siren. Ha? Bergabs. Naman. Ayan, salamat po at kay... Tapos, paano ka naka... Kasi, di ba, nagtiterapy si... Paano napagaling? Through video call po. Ito po kasi, hindi ko po ito nagagalaw. Nakaganyan lang po talaga yan. Yung therapist ko po na nag-volunteer po, ayan, babanggitin po ng Idol Japper kasi special mention po yun. Si... Ang aking therapy po. Si... Team Palarca. Ayap. Maraming salamat kay Team Palarca. Aba. Hi, Mary. Kung hindi ka pa naman tanga. Tumawag. Ha? I-message mo. Sabi mo ka tumawag na pa-vlog. Hindi ba magpasalamat sa sarili ng video sa akin? Kaya niyo ata yan eh. Oh, wala akong load. Ah, okay. Kulay, atal. Wow, yan. Say. Salamat na ano tayo na may tumawag lang. Kay Team Palarca, mas siyang nag-alalay talaga kay Jinky sa pag video call, no? Therapy. Yung video call po. Tinuturuan ka niya. Tinuturuan niya po ako. Ilang gaano katagal mong ginawa yun? Matagal po. Hanggang ngayon. Grabe mga kasuwal. Hanggang ngayon. Taon. Ang lupit mo. Maraming salamat kay Team Palarca. Si Team Palarca, sponsor ko rin po yan. Kayong nag-tumulong kay Jinky. Isa sa mga tumulong kay Jinky. Taon.
terapi. Ano ba siya, terapi? Opo, nagtatrabaho po sa hospital niyo. Terapi siya ba yun yung ibinibigay pag nanalo ka? Oo, oh, tropis yun. Ah, tropis yun. Sige, ah. Terapi. Salamat din yung panalo ka. Grabe, ngayon, ako natawag pa po siya. Siya din po yung nagbibigay sa akin pambili po ng vitamins ko sa buto. Oh, grabe. Lahat at saka lahat po ng ginagamit ko sa pagte-therapy sa kanya din po galing. Yung tungkod ko, yung mga ginagamit ko po paano, sa kanya po lahat 'yon. Pati po yung toilet chair ko po sa kanya din po kasi sabi niya mas mamamahalan daw po kapag nagdadala pa po ako. Kaya binubuhat po ako noon ni JC para ilagay sa toilet chair pag magdudumi po ano po 'yon. Malaking tulong din po yung kasi nagkakarasis na ako ng time na yun. Kaya sabi, binigyan po ako ng pera ni Atin Palaka para po bumili po ng toilet chair ko po. Grabe, bye. Thank you talaga. Mga kasura, yan po yung, ano, yan po ang charity. Grabe. Yung isa sa pinakamagandang accomplishment talaga kapag gumawa ka ng yung natulong na ganyan, yung mula umpisa hanggang sa gumaling. Ano, si Jingge, isang ako parang din ako sa channel ko na nakagamit na sa pamamag. Hindi akin lahat yun, ang tulong na yun, ang dami kaming lahat. Si, sino pa, si Tutoy Bibo, si Marty Lablab, yung mga sponsor, na sponsor nun. Tapos yun, si Latin Palaka, at saka yung mga binanggit mo kayo sa inyo. Si Rospin, Danny. Daddy? Si Danny Lakay Vlog. Yan, pasensya na sa mga hindi pa nabanggit yung tumulong kay Jinky, no? Yan. Talagang hanggang sa gumaling si Jingge. May tumulong din po sa akin na taga Saudi Arabia. Salamat. Hindi po siya vlogger, tsaka si Tita hindi din po siya vlogger. Galing. Ibig sabihin po, ang daming tumulong sa inyo. Opo, marami po kasi kaya po everyday may nagagastos po kami kasi may get one month pa po na umuwi po ako sa bahay March. Nagtrabaho po si JC mga June na po. June. Kaya nakasurvive po kami noon dahil po sa mga tulong na ibinigay po ng mga kasawards po. Kahit hindi sila vlogger, nagbigay po sa akin ng tulong. Salamat po sa lahat na nagbigay sa akin ng tulong. Kaya na pinapadala sa Western, sa Pilipinas. Sa ano, sa Cebuana. Ayan. Minsan through GCash po. Ayan, maraming salamat po. Nakasurvive po kami noon. Grabe, lupit. Congrats sa Sword Community. Grabe, malupit. The best. So, wala na, mission accomplished na kasi si Jingge, gumaling na talaga si ito yung ito na lang po yung hindi pa totally nagaling kasi pero may iba ka no? Apo, kay, ano. Pero nakagalaw siya? Nakagalaw ko na po siya dahil nga kaya mo sa aking therapy. Kaya mag-invite kayo? Nagagano'n niya. Nagagano'n. Dito lang ang seduction. Bastos. Posting girl. Ayan. Na, yun lang. May bata, kayo, kain ngayon. Mga update nyo kay Jingge. Siguro, nakalagi, araw-araw siya nag-vlog na live nun eh. Tapos, binablog mo na yan yung pag... Apa, binablog ko pa. Kung paano, kung pwede nyo i-check yung kanyang YouTube channel, kung paano niya isinurvive yung sarili niya through video call, no? Yung pag-therapy, tiniterapy niya yung sarili niya sa tulong ng Team Palaroka sa pamamagitan ng video call. Grabe, mapapanood nyo kung paano siya talagang napaka-positive niya kasi kung papanoorin nyo yung video ko, at yung sa channel niya, kung simula nung nakalabas siya sa hospital, sa bahay nila, hanggang siya nagpapagaling siya araw-araw, talagang, akala niyo talaga hindi na siya makakalakad ng ngayon. Normal na yung lakad niya. Grabe! At saka, nagulat nga ako. At saka napaka-active ni Jingge sa live ko, sa mga premiere. Simula noon, nagko-comment, parang inaalaw niya talaga yung, nakakatulong talaga yung YouTube. Naliligibang ka sa YouTube. Yun na lang po kasi yun lang po yung libangan ko, yung YT. Kaya hindi ko po binatawan yung ano ko. Kaya lagi ako nag-live na yung wala akong ma-content. Kaya kinukontent ko po yung pag-therapy. Oo, yun. Panoorin nyo, i-check nyo kayo sa channel. Ni Jingge. At ulitin ko po, gusto kong pasalamat sa team namin. Yan, si Maddy, Kosalak, si Katropa, Kanuto, Gunstar, Nansihana, si Kate. At saka sila Martin Love.
isa sa mga sponsor noon. Totoy Vivo ng New Zealand. At saka, si Tim Palarga ba? May YouTube din mo ba? Tim Palarga. Tim Palarga, si Dali Laka, iti vlog. At saka si Rospin. At saka yung iba, sorry, hindi ko lang. Ang tagal na nun eh. Pero maraming tumulong nun. Marami pa, marami pa. Mas Maris nila vlog. Apo, nagbigay din po yun ng tulong. Pero siguro mababanggit natin sa mga susunod na vlog kung nakuha ni Judy yung listahan ng tumulong sa kanya sa kalabas sa hospital. So, ganyan po yung mga nabalian dyan. Yung mga, di ba? Malaking bagay talaga na gumalinga kapag may therapy talaga. Kaya ang iba kasi hindi maka-afford dahil mahal din. Kaya maraming salamat kay, sa mga tumulong kay Judy yung habang mga kalabas sa hospital. Pero, ako, kasi kung wala po therapy, Yan, so, okay lang mga ka-sir, yun lang. Ulitin ko po, mga hindi ko nakapanood ng video na yan, pwede nyo i-check sa, ito pa yung video na yan. Tapos, kung gusto nyo panood, click nyo lang yung link ng video para panood nyo. Tapos, gusto nyo suportahan po lahat ng mga nabanggit ko, sponsor man, lahat ng nabanggit ko. Pagka YouTuber nun, kasama na kami, lalagay ko yung link nila sa description para click nyo lang, tapos suportahan nyo. Kasi hindi kayo GT, baka pwede nyo suportahan ang kanyang YouTube channel na panagurin nyo mula umpisa. Kaso, nanakaw. Sa baklaran. Tanga. Last comment. So, magiging ano ulit, masukan sa Sword Family. Ito sa atin, kitay-tay lang kung gusto mo. Kahit paano ay masuportahan pa rin naman kita. Kahit paano, ako bumaba na yung mga views ko. Hindi na katulad natin malakas, pero kahit paano, makaka-influensya pa rin ako sa'yo. Last chance. Ayusin mo yung buhay mo. Sana, hindi ko alam kung gagawa ko ng para makapag-provide ng cellphone mo na pang-vlog. Para mag-tulit rin yung pag-vlog mo kasi ginagamit ko lang yung cellphone na nanay ni. So, bahala ka na kung gusto mong i-vlog, kung bakit nawala ka, kung pwede mo siyang i-vlog, kung sabihin mo kung anong nangyari sa buhay mo. Ipinto mo doon, tapos galingan mo. Pag-vlog para magusto na huwag na yun, huwag yung kapoy. Hindi maganda yung pag-vlog mo lagi, malamiya. Kailangan galingan mo. Kurahin mo sila na. Ayaw ba? Ayaw, may pag-asa ka ngayon. Dahil, si ano ba? Si Bieber. Ay, Ninaw! Nabulong ba? Nabulong. Si Bieber. Sige, sana lumakas ka ulit. Yan si Kate, gawa din ang paraan yan. Dahil sana, gusto nang tumigil sa pababag. Ha? Hindi ba? Sige, wag pa kami gusto ka sabihin. Wala, ayaw mo na. Huwag sa'yo na naman! Mati yung mas jinky. Ayan, salamat po ulit kay Idol Japper, kay Idol Canuto, Idol Franca, Idol Malika Dibak, Idol Katropa Official, ayan, kay Kabugay, kay Hansek, ayan, thank you so much po sa lahat. Salamat, especially sa Panginoon, dahil ginamit ang instrument at kung luwang si Jinky, at sa lahat ng mga viewers, maraming salamat sa inyo. Dahil, kaya po na... Basta malaki ang views natin, malaki ang sinasahod natin mga sir, malaki din yung chatting mga gawa natin sa sarili nating pera. Kaya pag hindi kaya, may mga sponsor naman tayo. Thank you kay Tito Eric at kay Tito B. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi makakapunta ulit dito sa video. Oh. Hindi niya may mamimit si Idol Jappers na ito. Pero ano, may plano na kami, napupuntahan ka. Naunahan lang kami. Pakita mo lang ulay. Kasi hindi, sa ano, di ba nagko-comment ako na magaling ka na pala? Balak na talaga kami putahan. Pumupunta nga siya sa LS ko, tapos inano niya. Plano ko na yun, pumuntahan siya. Di ba may ano ako, may ginagawa akong subscriber attack yung si Jenny Africa? Siya yung susunod kong pumuntahan sana. Eh, kasi nagulat ako. Ay, ako yung inatak. Siya yung susunod. Jing-jing. Gulat kang ninong kasi parang walang nangyari sa atin. Hinantay ko lang si Franca na dumating ulit. Kasi gusto ko kasama ko sa Franca. Yun ang nasabot talaga namin. Kaso naunahan ako. Parang si Franca talaga kasi bulbul. Yan! Bohol! Bohol!
Mga sos, po tayo sa Jingjing sa YouTube channel. At congrats sa World Community dahil mission accomplished. What's up, guys? Ang kasama natin ngayon si Kabugay. May pagkakalala ko sa iyo. Ay, Destin Fever! Kaya pakilala ko sa iyo. Kailala mo ba, Ara? Siya si Kabugay. Kabugay! Si Destin Fever. Ay! Inang! Katuluyan! Kala ko kinukuha lang ninong si Justin Fever. Ginagaya yun na. Hindi ka sama lang. Kahit ka sama lang tingin sa'yo. Kasi, kunti-kunti na eh. Nag-vlog. Pakilala mo na akong dalay. Ba't pagkalayaw? Ayan. Uy. Lapit pa ka. Hi, Kate! Sige, okay, okay na. Yan lang. Nang, sabihin ako sa iyo, ikaw salaring ka talaga ng lahat. Alam mo bang marami na nangyari sa anong yan? Oo nga, no. Tapos dadagdag mo ngayon, si Kabugay tsaka si ano? Hindi, love team lang. Oo nga. Music video. Ah! Alam niyo? Wala ka lang kumuha ng music video. Kasi kakatuloy yan. Kano'n ba siya? O, diba? Kano'n ka tuloy. Pero nagkanto. Ba, magaling yan. Ayaw, o. Huh? Ulo ba? Pag nag-shot kayo na. Oh? Diyan nagsisimula yan, Kate. Thank you. Ganda pa yan, ba? Oo. Bakit po yung isa, may mga video na nagsisabong? Ako, meron akong upload ng sabong. Yung, kay own. Yung tari, hindi mo naman kasi tari. Sabungan lang. Tari, nakulong. Ang galing mo naman. Shoot eh. Bakit kaya nakikisa nila ka hindi? Baka nag-ingat siya. Delikado yun, pag na-umpisahan ng strike. Wala na, strike ka ng strike man. Magandang babae. Ang tatlo yun. Gago niya ang YouTube niya. Ang galing tatlong strike. Ayaw makasama. Aba! Hindi na kuhanan yun! Hindi! Hindi nga! Hindi! Eh wala kayo, malayo ka, lumayo kayo. Eh nandito. Hindi na kuhanan yun? Hindi! Pinakita ko na yung the moves. Hindi na kuhanan pag-shoot? Shoot! Kita dito! Pero ito mira, hindi! Para sabi din, hindi na yung pag-clear ako yan. May strike ka! Oh, oh. For the tree! No good! Basket! Yan po, si Kuya Franstein. Dadrive na po. Uwi na po kami na ang Bukana. Yes. Ingat, ingat. Kuya Franstein, next time, turuan mo ako mag-drive. Sama po natin sila ni Yan, taga video natin kaganina. Thank you. Si Nina Hana at saka si Tita Jinky. Thank you kay si Silani. Videographer. Videographer natin ngayon. Sino umutot? Ang baho. May umutot. Ulo. Hindi, yung ano dyan. Mga dito sa labas. Ano ba yan? Figure eh. Ah, yung ano? Figger pala, ito pala eh, nangangamoy eh. Ayun. Mas maganda yun, mamay kaysa walang amoy. Mm-mm. Pag walang amoy, wala nang buhay. Sarap ng hangin dyan na. Oh. Mga ang Kuya Kanuto. Ang kanyang Adol Kanuto na. Mm. Ang kanyang farm. Dito kasi taimik, kaya dito mas masarap mag-vlog. Ang galing parang pala. Ang sarap tumambay dyan pag hapon. Oh. Ang galing din na wala Banas, yung ano yung senso. Parang mamira pa. Higil din yung senso. Senso. Sige ka maniubra. Kailang pang nang kopi yung motor. Ang galing na lang. Kasama. Yun mga kabagayang. Kailangan po natin bumaba. Sabi ni kay transfer kasi ano. Anong bakit? Sasabit. Sasabit saan? Ay sasabit dun sa may. Sasabit ba naman?
Yo, palabas po tayo ng Balaytigay at tayo uuwi na sa Bukana. Yan. Galing talaga mag-drive, Kuya Transtar. Let's go!